welcome back again sa ating YouTube channel. So, ayan, today may bago na naman tayong topic. So, as you can see naman sa ating thumbnail, our topic for today is 2 to 3 months extension ng quarantine inimungkahi ng Pinoy scientist. So, ayan, pag-uusapan natin today is yung 2 to 3 months na extension ng quarantine na inimungkahi nga na itong scientist. So, ano nga ba to? Actually, wala pa akong idea dito dahil nga hindi ko pa to nababasa. So, ngayon ko pa lang siya babasahin. So, sabay-sabay natin malalaman kung ano bang nilalaman itong article na to. And ayun, guys, simulan na natin. Let's 2 to 3 months extension ng quarantine inimungkahi ng Pinoy scientist. Ayon sa isang scientist, marami pang dapat isaalang-alang ang Pilipinas bago itigil ang ipinapatupad na enhanced community quarantine. Ito ay upang masigurong hindi nakakalat pa ang sakit na COVID-19 sa bansa. Community quarantine extension sa Luzon inimungkahi ng isang scientist. Luzon Community Quarantine dapat daw i-extend pa ng 2 hanggang 3 buwan. Community Quarantine Extension. Ito ang inimungkahi ng Filipino scientist at assistant professor sa University of California na si Dr. Darwin Bandoy. Ayon sa kanya, mauuwi sa wala ang sinasagawang paghihigpit sa Luzon Community Quarantine ngayon kung hindi ito i-extend. Dahil, base umano sa kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas, ang pagpapatigil ng enhanced community quarantine ay maaaring maging dahilan ng biglang pagtaas ng bilang ng biktima ng sakit. If we remove the ECQ on April 13 and we resume normal activity April 14, the epidemic curve would rise again. So, ayun nga yung pahayag ni Dr. Darwin Bandoy. Ito isang expert scientist na ito ay isang assistant professor ng isang university sa California. So yun na nga guys, pinapaliwanag niya dito na kapag nagbalik sa normal ngayong syempre magtatapos ang community quarantine nitong ngayong April 13. So kung sakali magbaback to normal na April 14, maaaring ang biglang ang biglang pagtaas ng yung COVID-19 cases dahil syempre sa isang buwan is actually hindi naman nabawasan yung ano yung infected, lalo pa itong nadagdagan. So yun yung nakakalungkot doon and ang nakakatakot kasi dapat kasi kung lahat ng tao is sumusunod sa gobyerno at sa DOH, hindi sana mangyari to and edi sana nabawasan yung may sakit o di kaya mababalance natin and magbaback to normal lang lahat. So, ang masasabi ko is syempre lahat tayo nahihirapan, lahat tayo apektado. And ang hirap talaga, tapos yung umaasa ka sa gobyerno, sobrang hirap nun. And hindi naman lahat nabibigyan. Yung iba nga siguro pinipili, no? So, kung sakaling hindi pa to natapos at tumagal pa ito, maaaring mawala na tayo ng pagkukunan ng pambili ng pagkain. At the same time is yung inaasahan natin sa gobyerno is hindi agad dumarating. Hindi natin alam kung kailan ba yan darating. So, yun yung masakit dun, no? So, ayun na nga guys, no? Yung binasa ko nga is ayun ay pahayag ni Dr. Bandoy sa isang panayam sa kanya ng news program ng ANC. So, ayun, eto pa. Ayun pa sa kanya, kung sakaling binalewala ng Pilipinas ang bansa ng sakit na COVID-19 at hindi nag-implement ng lockdown ay maaaring umabot hanggang 250,000 ang mai-infect nito sa bansa. Sobrang dami, 250,000 ha, ang mai-infect nito sa ating bansa dito lang sa Pilipinas 'yan kung hindi nagpatupad ng lockdown sa loob ng isang buwan. So eto pa, dagdag pa niya. My model is a do nothing scenario. Meaning, if we don't implement lockdown, the peak number of cases in my estimate is around 250,000. That includes the asymptomatics, but the approximate estimate is 1-3% of the 250,000. Correction. Would be served cases. So, yun na nga, kung hindi nga daw,
this is Dr. Bandoy is expert, no? So alam niya yung nangyayari if hindi nagpatupad nga ng lockdown based on the pagsusuri niya, syempre kasi scientist siya, kung hindi napatupad ang lockdown nitong nagdaan na isang buwan is maaring naging 250,000 ang 250,000 na mga mai-infect nito sa ating bansa. And syempre lalo tayong mahihirapan na makontrol or sa sobrang daming matigas ang ulo sa ating bansa is kung sakaling hindi nagkaroon ng lockdown is feeling ko itong 250,000 na to is feeling ko mas mataas pa dito. And the worst is katulad nga nung sinasabi is baka matulad tayo sa Italy. So yun na nga ang nangyayari, no? Kaya binibigyan pa ng chance yung mga tao na makipagtulungan sa gobyerno at sa DOH sa loob ng 2-3 buwan. Actually guys, wala pa akong idea kung na-aprubahan na ba, kung 2-3 months na ba talaga. Ewan ko, mukha akong tanga kasi hindi talaga ako nanonood sa ngayon ng balita dahil sobrang nakaka-stress po yung balita, no? Kasama pa dyan yung mga iba't ibang klaseng tao na babasa mo sa social media na dumadagdag sa problema ng gobyerno. Alam niyo yun, sobrang hirap lang. So, ayun na, dahil doon, hindi ako nanonood masyado ng balita ngayon dahil kapag nanonood ako ng balita, sumasakit talaga yung dibdib ko, ano. Ito ang paliwanag ni Dr. Bandoy. Dagdag pa niya, base sa current data na mayroon ng Pilipinas sa naapektuhan ng sakit, makikitang mas mataas ang death rate ng COVID-19 sa bansa. Ito ay dahil hindi pa tayo nagsasagawa ng mass testing. The number of deaths over the number of cases is unusually higher in the Philippines. It's because we are not yet testing as much as we can to know the ground truth. So, totoo nga naman, hindi pa talaga lahat alam, no? Kasi sa dami ng tao, tas wala pa tayong ganong testing kits, is hindi talaga natin alam kung yung ibang nakakasalamuhan natin is infected pala, no? Kaya nga, kapag sinasabi na kung nararamdaman nyo yung sintomas na ganito, katulad ng sintomas ng COVID-19, like dry cough, masakit yung lalamunan, masakit yung ulo, or nilalagnat, kailangan nyo magkaroon ng self-quarantine, no? Hindi nyo, kung may nararamdaman kayo, hindi nyo na kailangan makipaghalubilo sa mga tao. So, kasi nga, itong sakit na to is, hindi siya basta-basta ang sakit. This is a human virus, no? Ito yung kalaban ng lahat ng bansa, yung human virus. Hindi siya basta-basta virus na mabilis gumaling, lalo na kung wala pa talagang cure, no? So, okay. Maaaring matulad ang Pilipinas sa Italy, maliban nga sa mass testing, ay dapat daw mas paigtingin pa ang ginagawang physical distancing procedures sa bansa, lalo na sa mga public transportation. Dapat ring i-improve ang ating healthcare capacity dahil sa ngayon ay limitado lamang ang bilang ng ating medical equipment tulad ng ventilators. Ang ventilator ay ang pangunahing medical equipment na ginagamit upang masagip ang buhay ng mga biktima ng sakit. Kung hindi nga raw daragdagan nito ayon kay Dr. Bandoy, ay matutulad ang Pilipinas sa Italy. We only have 1,500 ventilator, right? And I think 500 of that is in Manila. So, if our case, reverse cases, when beyond that it will be like Italy, we will be selecting who will die or not. Alam nyo yung ano, yung masakit pa doon, guys. Yung parang nakikita natin na hindi tayo prepared, hindi tayo, yung bansa natin masyadong maraming kulang, masyadong hindi na, alam mo yung, ayaw mo sanang i-down yung sarili mo bansa, pero yun yung totoo eh, yung reality check eh, yung totoo, yung ventilator na mga kailangan ng mga taong may sakit o na biktima nitong COVID-19 para makaligtas o mabuhay, is kulang, no? So, yun na nga ang sinasabi niya dito is parang ang nangyayari is katulad nga daw sa Italy, pinipili lang kung sino yung
mamamatay or mabubuhay dahil kulang yung mga medical equipment, no? Yun yung isa pa sa mga problema ng bansa natin. So, wala akong sinisisi dito. Wala akong sinisisi kahit sino o gobyerno. Pero sinasabi ko lang yung totoo and yung nabasa ko na yun nga kulang. And ang sabi pa dito, yun nga, magiging katulad sa Italy. And if our case reverse cases went beyond that, it will be like Italy. We will be selecting who will die or not. So, ayun yung masakit doon, no? Kung sobrang yaman mo siguro, maaring mabuhay ka kasi ikaw yung mas may kayang magbayad, no? And kung mahirap ka, hindi ka priority, diyan ka lang, hayaan ka lang mamatay. So, yun yung masakit doon, no? Kaya kailangan talaga natin makipagtulungan dito lahat dahil itong virus na to is hindi siya ordinaryong virus lamang, no? At wala pang gamot, wala pang cure dito. 2 to 3 months extension ng Luzon Community Quarantine. Kaya naman, mungkahi niya, kailangan pa ng ilang linggo o buwang extension ng Luzon Community Quarantine, ito ay upang mabawasan at mapigilan ang pagkalat ng sakit. My estimate is that to prevent the current trajectory, we need a few more weeks and months to reduce that so that we will not overburden our healthcare, which is already struggling up the moment. So, ang estimate niya daw dapat gawing community quarantine extension sa Luzon ay 2 hanggang 3 buwan pa. At ito ay nakadepende sa bilang na magpo-positibo pa sa COVID-19 sa bansa. So, yun na nga yung sinasabi nila dito, no? Sabi nga nung expert na si scientist na si Dr. Bandoy is ang estimate niya is 2 to 3 months na community quarantine sa ating bansa. Ngunit ito ay nakadepende pa rin kung madadagdagan pa ba ang magpo-positibo sa COVID-19 sa bansa or hindi na. Ito yung isipin nyo, guys. Kung sakaling bumaba yung cases na may sakit na COVID-19 sa bansa natin, maaring matigil itong quarantine na ito sa loob lang ng 2 buwan o 3 buwan. But the worst is, kapag hindi pa ito natapos o mas lalo pang dumami ang nagpositibo, makalipas ang 2 buwan o 3 buwan, maaaring umabot pa ito ng 1 taon. Di ba? Alam ko may tinapik ako na about sa pagbagsak na ekonomiya. So, yun na yung mangyayari, no? Hindi ko alam kung makakasurvive pa ba lahat. Kaya pa ba ng gobyerno tustusan ang pangangailangan ng mga nasasakupan at mga nangangailangan, di ba? O mauubos na ba ang pera ng Pilipinas? Di ba? Isipin nyo kasi ang dami pang kailangan, no? And buti sana kung yung Pilipinas lang yung namomroblema. Actually, lahat ng bansa namomroblema. Well, actually, wala pa akong idea na kung anong bansa yung hindi infected. But alam ko, maraming bansa ngayon ang infected at nangangailangan ng tulong, lalo na sa financial. The estimate would be around 2 to 3 months before we could really flatten the curve, but I'm still waiting for the current data. So, ayun, sabi, dagdag pa ni Dr. Bando. Kailan hindi na dapat magpatupad ng community quarantine extension? Saka lang daw maaaring magunti-unting tanggalin ang Luzon Community Quarantine kung na-meet na natin ang mga sumusunod na kondisyon. It should be extended until we meet the following conditions. We have the necessary healthcare capacity in terms of hospital beds, in terms of ventilators. Those are the critical elements for me. Another one is until we can enforce social distancing at the public transportation properly. If we can implement proper transportation, social distancing procedures, disinfection, we can probably slowly introduce back to normal life. Alam nyo ba yung nakakaasar dito sa ibang Pinoy is yung kawalang disiplina, yon, disiplina, no. Alam naman natin na ako hindi naman ako nasa nagmamalinis, no. Alam nyo, hindi ako nagmamalinis or hindi ako nag hindi, alam nyo, sige, hindi ako nagpapakamalinis, no. Guilty ako na minsan nakakatapon ako ng isang bagay sa hindi tamang tapunan. But dati yun, no? Ngayon hindi na eh. Pinipilit ko and syempre gusto ko maging mabuting ehemplo sa anak ko. And ayokong gayahin niya yung mga ganung bagay, no?
So, ang gusto ko lang sabihin sa inyo is karamihan dito sa ating bansa o ating mga kababayan na nagkakalat kahit saan, dumudura kahit saan, and sa transportation, and lalo na sa mga transportation, di ba? Kung sakaling nakapila ka, iihi ka na, kahit saan na lang yan, iihi. And wag walang nakitang basurahan, kahit saan na itatapon. And kapag nadudura at may plema, idudura kahit saan. Tapos kung sakali man, yung chinelas nila or sapatos nila, ikikis-kis nila dun sa dura nila, tapos pag uwi nila sa bahay nila, papasok sila sa bahay nila kasama yung sapatos na yun. Or another one, yung sa transportation is walang social distancing talaga, no? Dahil alam naman natin, lalo na kapag rush hour is sobrang siksikan. So yung mga tao, imbis na mag-social distancing, hindi, sa sobrang paghabol nila sa oras na hinahabol nila sa kanilang mga trabaho pinapasukan is talagang wala nang mangyayari social distancing. Kumbaga, ayan yung social distancing, no? But kapag kailangan na nilang magmadali sa trabaho at wala silang masakit ng transportation, nagkakahirapan, nagkakaagawan, and rush hour, ganito yung mangyayari. Ganyan. So, hindi matutupad talaga ang social distancing. So, ang kailangan natin sa Pilipinas talaga, yung mga kapwa ko Pilipino, tayo, no? Magkaroon tayo ng disiplina sa bahay man, sa labas, sa bahay man o sa labas man, no? Para, syempre, maging maayos ang lahat, maging maayos ang takbo ng ekonomiya, at huwag tayo masyadong, alam niyo yun, ubos biyaya bukas nga. Alam niyo yung nangyayari, eh. Alam niyo yung parang, katulad ngayon, dati, sobrang dami ng pollution, something lahat, and ngayon, nakakapagpahinga yung ating mother nature, dahil nga, walang mga masyadong transportation, walang airway, walang mga airplanes, dagat, and something. Okay? But I wouldn't recommend opening schools as of the moment. Because based on the several studies, opening schools would promote further spread of the disease, and I think we don't want to happen to have. Ito ang dagdag na pahayag ni Dr. Bandoy. Totoo naman yun, no? Kapag kasi may pasok na, and yung mga, alam naman natin, karamihan sa mga estudyante ngayon is hindi ko nila lahat, no? Karamihan sa mga kabataan ngayon is, dati sabi nila, kabataan ang pag-asa ng bayan. But ano nangyari? Ang nangyari sa mga kabataan ngayon, puro na lang ewan. Puro na lang pasikat. Ewan, ang hirap. Pero kasi yung school na katabi namin, hindi naman sa amin nag-ano. Alam niyo yung mga ibang estudyante, murahan ng murahan. Alam niyo yun, mga nag-yossi. Parang walang pakialam sa future. Ganun sila eh. So, feeling ko kung ganun sila, kawalang respeto sa sarili nila at sa mga bagay sa paligid nila, talagang magkakaroon pa ng matinding hawaan, no? Yung iba nga nagduduraan pa. Yun yung mga mahirap sa ibang kabataan ngayon. Pahayag ng DOH. Samantala, sinusuportahan naman ng pahayag na ito ni Dr. Bandoy ng naunang pahayag ni DOH Secretary Francisco Duque III. Ayon sa kanya, ay masyado pang maaga para sabihing dapat itigil at hindi o extend ang pagpapatupad ng Luzon Community Quarantine. Ito ay kung ikukumpara ang Pilipinas sa pinagdadaanan ng Wuhan sa China, maaga pa para ma-assess. Tandaan po natin ang China, yung kanilang Wuhan ay nag-umpisa ng kanilang lockdown January 23. And in fact, restricted pa rin. Ibig sabihin, hindi pa rin completely lifted ang lockdown nila. After 2 months, kahit na single digit na lang ang kanilang reported na new cases, hindi pa rin po sila nag-completely lift lockdown. Ito ang pahayag ni Duque sa isang panayam. Dagdag pa niya, ang desisyon sa kung magpapatupad pa ng community quarantine extension sa Luzon ay nakadepende sa status ng COVID-19 sa Pilipinas. At ang basehan nito ay resulta ng isinasagawang testing na inamin niyang sa ngayon ay hindi pa real-time o accurate. Dahil may mga backlogs pa rin patuloy na inaayos ang RITM. Kung masiro na natin ang backlog, saka lang natin malalaman yung real-time na COVID-19 status ng Pilipinas. Pahayag ni Duque. So yun na nga guys, ang source natin is ANC and GMA News and also the Asian Parent. Ilalagay ko na lang sa description yung link
para if ever na may hindi kayo naintindihan or gusto niyo pang talagang malinawan, ay mabasa nyo. Okay guys, just click the link in the description box para naman na if ever nga mabasa nyo. And okay guys, I hope may naintindihan naman kayo sa mga pinagsasabi ko, no? Yun yung mga paliwanag na tungkol dito sa 2 to 3 months extension ng community quarantine. Ayun ang paliwanag ni Dr. Bandoy at ni Duque sa mga nangyayari. So ayun na nga guys, ayun lang masasabi ko is sana para kung sakali mang matupad yung 2 to 3 months na extension, sana lahat tayo is makipagtulungan na sa gobyerno o sa DOH man upang matigil na itong paglaganap ng epidemic o sakit na itong COVID-19 dahil wala pang gamot dito, sobrang nahihirapan ng lahat mag-adjust, no? And iniisip din natin syempre yung ekonomiya ng bansa natin dahil hindi naman tayo mayamang bansa. Hindi naman sa dinadown ko yung bansa ko, but alam natin yung totoo. So ayun na nga. Okay guys, syempre kailangan makipagtulungan tayo, like wag na kayo lumabas ng bahay kung hindi naman kailangan. Lagi kayo maghugas sa inyong mga kamay, mag-disinfect. Pilitin niyo yung kung ano ano yung part niyo. Pilitin niyo gawin kung ano yung part niyo, no, na sa tingin niyo tama para makakatulong, makakabuti sa ating bansa. Kahit simpleng mamamayan lang tayo, is may magagawa tayo sa simpleng pagtulong at yun na nga guys, I hope may naintindihan naman kayo sa mga sinabi ko, and dito ko natatapusin tong vlog na to, and yun, see you on my next video, and please don't forget to subscribe below and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga vlogs. Bye! See you on my next video.